Marcos PH dito, pero ito, going back to our game, and still the same yung ating scores dito when it comes to kills. Still the first blood na nakuha dito ng Ivo, pero May, medyo nagdedelika. Gusto talaga siyang tumalon sa may tower kasi alam niyang may creeps naman siya doon, may minions siya doon, so he should be safe. And alam niya na papunta na rin si Hachi from middle to top, ahaga rin siya. So delikado din if ever napapatay siya doon, pero tignan natin, mukhang first turn of the game pwede nakuha nila kahit ang sino na team. For Demon PH, maganda sana makuha nila to, pero for SCP show tignan natin, ito to kill to a pass of the turn, pero for the zoning out Macbeth as well. Siyempre, mangkuha dito ni Dudok with the Retribution, yung Turtle Skill. Ginawa lang nila, kinuha lang nila yung gusto nilang kunin dito. We are not ready yet para mag-engage ng team fight. Even though Jackal is already at level 4, everyone sa sign ng Execration is already at level 4. Same with the Ego's PH dito, but Zapnu, 2 levels ahead siya. Oo, malaki pa nila kayo ng roaming pass. Oo, kasi pinapanel dito ni Jackal yung gold kumbaga kay Zapnu and the XP as well. Kasi yun talaga yung gusto ng Execration, lumakas and magkaroon ng early levels dito yung Execration. Oh, or kasi malaga level 4 din agad yung isang Esmeralda, madali lang siya mag-rotate if ever, so pwede yung iwan yung lane niya from a time to time. Pero sa IDP ko, kinala natin na zoning out the players from the Evo's PH, pero out since sa delikado at papanganib if ever, malalim yan kapag ka-ecobo nila yung part na yun. Alam mo, the best that Evo's can do on this match, we are saying na ano, kanina pa natin sinasabi na Execration, pang pick-off yung kanilang line-up dito. The best that they could do is wait for the pick-off and then turn the tables against ano, Execration. But Execration, nag-invest din sila ng time. Pero Honda! Wild charge para sa mga jerks! Wala kami naman! Nataipot siya dito ni Jackal na naipit pa ako na wala na mana, wala na rin siyang pantakan. Pero makunta pa rin dito ni Honda sa kanilang top lane. They will be able to secure the time skill habang PC. Yung tatlo, naku, nasayko lang pala sila ng Evo's, PH. Yung laban na to, madam, it's the top versus the bottom. Oo, pautakan na lang kumbaga kung sino pupunta. Actually, error yun if ever for the Grok kung nga napotensya din ng Execution. Pero ulti, habang nagkakabot pa ka doon, naku po, Falling Star mode, pero ulti lang din coming from Duped para makatakas kasi yung alam. Execution, grabe. Sinisono talaga, pero grabe rin yung tatlo dito. Ni Gushon at kasama ba dito ni Grok with a double kill on the Resurrecting soon. Cleaning up the fight. Okay lang, makuha nyo. Ito si Dupen, makuha nyo si Lilia. Tatlo ang nabawi namin kaluluwa against Execution. So, Haji dito, nakita din natin nakabili na ng Lightning Tauntaun, pero sa top lane natin, kulitan lang po sa Tavos and Domartis. So, second turtle dito, sino ba makakuha? Kanina nakita natin Execution ang nakapag-secure nun. This time around, it's the time of Evo's PH. Gorgeous Barrier, tingnan natin sa zoning out the head, pero Life Orb, 4-pack bet as well. Oh, no. Hindi na talaga makakaligtas dito si Lunox. Kasi natanima na siya ng bomba dito ni Ani. Haji. At least they have to respect the institution, Haji. Oo. Justice si Haji actually yung pumupunit sa kanila. As grabe yung burst, kumbaga, ano nangyari dito for the Evo's PH? Kita nyo, ikot lang din sila ng Evo. Sagot dito, oh, Leather, 1,000 powder per Chaco. Tatama natin yung Falling Star. Wala ko po, Wild Charge para kay Honda. Dexter will get a kill. Dalawa naman sa tulong. And another one sa top lane. Kanina binabangkit mo, madam, kinuulit ni Tamos. Itong si Killer, or kumbaga, itong si Marty sa tata. Ang kulit mo, ha, nabigyan tuloy. Itong si Tamos at the top lane. Pero top lane, magiging yata dito ni Sire. Pero tamang blink out lang. Oh. Tamang CR lang. Itong si Killer at the top lane. Kasi alam niyang wala na siyang mabibigay yung HP dito ni Killer. Masyado na mababa to engage. Itong si Teriz lang. Tsaka actually, dito for the Martis, ang problema lang dito, kailangan na tamaan niya ng ayos yung Teriz lang. Kasi if ever, ang lamang niya for the Terizla, si Terizla medyo mabagal as a compared to Amartis. Yun na nga magiging problema nila. Pero tinanong natin yung middle lane naman. Offset, Chakru running out of life. Out na lang din. Pero killer dito again. Two players ng Execution. Execution kaya na-kill. Pero backup na din. Unstoppable pa nga for Haji or Gushon ng Evo's PH. So papalag na ito ang ating score. Laman dito ang Evo's PH pagdating na rin sa gold. Yes, lamang nga dito talaga yung Evo's PH. And medyo lamang din sila sa tower push kasi nakakadalawang tori na dito sa Evo's PH. They will be able to take down the Terista. Kanina ka pa nang lilibig ng kasaga ko. Ah. Ngayon, ikaw naman ang lilibig ng buhay dito ni Haji. Again, Haji standing at the 6-0-2. So, iba ang ikutan dito ni Kuya Haji natin. One back rate sa Rafaela, grabe yung pang-protect niya. If ever na kailangan i-zone out dito si Haji, Dexter is there, the Rafaela is there para patakasin yung Gushon. Sabto dito, naku po, Guardian's Barrier lang din for Honda. May iwan na dito. Ay, naku po, hindi nakabot. Sabto na, patay din na harangan. Sa
sabay transition sa Turtle agad dito inside ng Evo's Village. Kasi alam nila na ano eh, wala nang tatalon sa kanila with the Boarding Starmoon. Wala nang mag-engage sa kanila. Habang hindi naman sa Turtle Agate at ang backline na pabagsak nila dito si Marcus, which is, I think, nagiging sacrificial carry lang naman para sa fight ng Evo's. Habang si Haji talaga, ang tunay na Star with the Penalty Zone being hidden para dito. Ay, Haji, pero wala akong pahirap na nararamdaman ang Penalty Zone mo. Sige, ikatena mo ko, ibibig kita ng buhay. So, yun yung factor na sinasabi natin for the Rafaela here of the Evo's PH. Movement speed talaga yung binibigay niya for the position. And we could see here, step past for the Akai. So, pwede na mag-play dito yung execution. If ever, tago lang, tamang Hurricane Dance for Chakto. So, for the execution here, medyo hindi pa tayo nakakita ng magandang pick-up play or a pick-off play. So, hindi din naman masyado nagagamit yung Hurricane Dance ni Chakto. So, we'll see na lang for Evo's PH. They have to maintain this kind of pacing or momentum for their match para good ang kanilang takbo in totality. Oo nga, ang expectation dito, di ba? Supposed to be sila yung mga hunt, pero legendary! Si Zerisla with a don't go pacing kasi na rin ang Rafaela sa may bot. Haji to, kung may iniwan ka. Double kill pa rin yung makukuha dito ni Haji! Chakto, hinabol pa ni Dupen, walang patawad. Parang may audition na nangyayari sa may mid lane. Mukhang Legendary! Para dito sa kill kay Haji with the legendary. What a play coming from Evo's PH. Dito may aggressiveness, Ate Yasu. Talagang galit na galit. Galit na galit. Gustong manakit. Grabe, grabe yung ginagawa dito ni Haji. 10-0-4 lang. Oo, kumbaga dito for Haji. Pag alam niya na nandito yung kakampi niya, why not go natin? Nandito rin si Dexter. Kita yung si Dexter, 1-0-11. So, 16 team kills here of the Evo's PH. So, ang laking bagay talaga kung mapapansin niyo rin sa mapa, ang laging magkasama is the Cushion and the Rafaela. Lord, resurrecting soon. The problem is, hindi masyado naging effective. Esmeralda, 19-4. Cushion. So, nice out there for me. Actually, delikado kapag medyo palalimpos doon sa tore ng execution. Yeah, kung napansin mo, Madam, si Sire doon, nag-penalty zone sa lupa. Nag-penalty zone sa lupa, he wasn't able to catch anybody. Jerks lang. Medyo mali yung penalty zone. Medyo madumi yata doon. Oo, threat testing lang, baka hindi gumagana, di ba? Pero, ano, execution dito, hindi nangyayari yung kanilang, hindi nangyayari yung ano eh, gusto nilang mangyari, kumbaga. They're supposed to hunt on the early game, pero ang nakikita natin, sila yung hinahunt ng Evo's PH dito. Ganun lang, pinlay-safe nila nung una. Teka lang, kalma lang tayo kasi mga level 4 na sila. Hintay lang. Ang patience is the key. Tama. Inside ng Evo's. And then, this time, sila na yung nakahan. Nag-snowball na talaga dito. Itong si Haji. Taking objective na matitake nila para sa side ng Evo's PH. So, dito for the execution, might as well for them. Kailangan ma-zone up talaga nila yung gusto nila. Pero first lord of the game, nakuha na Evo's PH at parang ayaw pang umuwi. Pero so, catches to Chang kung magagaling sa likod. Yung game dance, na-cancel and then, si Killer, nakapo, calling Star Wars ang through low. Pero Killer will get the kill. Chang to running low for his life. Pero nakapatay pa rin dito. So, zone up legendary. With that legendary all that Cushion, talagang papalag dito. Cushion ng Evo's PH, very commendable. As long as merong skill, why not choke? Not ako po, May! Under the turret, natutukahan. Pero optimal din dito for Haji of Evo's PH. Yeah, may cauteran. Kaya buhay pa. Ito si Kuya yung Thames. Pero Evo's PH dito. Sinira nila yung rotation na ibibigay sana dito ng execution. Execution, even though napakaganda ng Falling Storm sa may bandang likod, they were able to take etong si Lydia. Kasi wala na silang ano eh, follow-up after this. Lilia, pakuman. Malinis lang dito si Lilia. Okay lang, even lang yun. Kasi gamit niya na, I believe in Black Shoes niya. If I'm not mistaken. Pero ang kapalit naman doon is dalawang key heroes din sa side ng execution. It's a win-win situation para sa Evo's. So, dito for the Cushion, actually, may kita natin isang item na lang ang kanyang kulang. Pero na rin siyang Winter Truncheon if ever na magda-dive in dito ang players ng execution. So, we'll see for the Grok. Meron na Antique Kras as well. So, Evo's PH plus the Lord. We'll see how execution will defend their turrets. Yeah, first level 1 Lord ang marcha dito sa taas. Ang marcha sa may taas nila, pero sire na naman ang penalty goal para sa lupa. Pero si Hoda, grabe, hinahakapan nila. Legendary! Haji dito, legendary, pero sa sila nakakabuha na nila, pero mapapagsak nila dito. Dahil siya sa immortality. O, Hoda, habang nililigit sila dito yung buhay na designation with a double kill. Chakto! Chakto is pakingaba, mukhang wala na, men. Hindi natatayo na lang dito si Chakto. Wala na, guys. This is Evo's PH. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Hulagaan version
bulagaan session. Oo. Gulat sila eh. Pinagpawisan ako dun sa laban na yun. Napatanggal ako bigla ng putones. Pero again, for EVOS PH, ang ganda ng pinakita nila performance, ito yung sinasabi natin na gusto nilang bumawi dun sa mga pagkatalo nangyari sa kanila last week. Panggulat si Rafaela Pic, sinabi natin nung una medyo...